masarap. Oo. Yeah. Oo nga eh. At mainit-init pa. Sabi ko nga, actually, mainit-fresh. Excited na ako, Jess! Na natin. So, batiin na natin natin, mga kapatid. Good morning, mga kapatid! September 18 na, napiyang na Algao sa wikang isnig sa ating pong mga kapatid. Ha. It's Perfect Wednesday para sa lahat. Lalo na sa mga mahilig sa ating Buena Manong Paagahan. Eh, umaga. That is right, Jess. At ang ating kapatid na bisita ngayon, may hatid na Perfect Treats at comfort food para po sa ating lahat. Sakto ito ngayong Burr Months kung saan naghahanap kayo ng gift ideas or pasalubong para po sa inyong mga minamahal. Tama ka dyan, Mama Dins. At alam niyo po ba na level up ito? Dahil yung mga nakasanayan nating pot pies may pastry top. Pero itong nakilala nating negosyo eh, Cheesy on Top. Cheesy on Top. Cheesy on Top. Galing mo doon. Pwede ba? Galing mo doon. Ah, Cheesy on Top yan. Okay. Hi, Vinny. Hindi lang yan, Maui. At, meron na, no? Meron pang iba't ibang fillings sa loob. Gaya ng chicken, may fillings. Feeling? Buti mo siya may fillings. May fillings. May beef and mushroom, chicken, tuna, at ito, chili con carne. Wow, dami! Excited na ako makatikim nito. Kayo, excited na ba kayo? Yes! Sige na, huwag na natin patagalin pa para i-flex ang kanilang negosyo at ang pot pies na ito tawagin natin. Ang kanilang owner, Christine and Ralph Ramos. Hi, Christine and Ralph. Welcome. Dito, please, cute naman, power couple. Oh my God! Thank you. Okay, let's talk about Patty's Pot Pies. How did you come up with the idea at bakit ito yung napili niyong parang kung baga gawin yung specialty niyo? Actually, yung pies was my childhood na comfort food, yes. Mm. Tapos nung pandemic, may business kami actually sa Boracay na naapektuhan. So, nag-close. So, just to ma-sustain namin yung salary ng staff namin, naisip namin na to go back to our culinary roots, tapos trinayin namin magbenta ng pot pies, tapos with our own twist na with cheese instead of your pastry. Gusto ko yung para sa staff niyo talaga. Yes! I think marami talaga sa mga negosyo nung pandemya who really tried to survive para sa mga staff nila. That's such a great idea. Also, can you tell me, sino ba kasi si Patty? kasi di ba when you name your business, yes, Patty. Aside from the play of words, si Patty kasi is apparently my alter ego. Oh! Hi, Patty! Lumalabas daw sa gabi. Oh my God! Good morning, kapatid! Lumalabas na ka Beyonce. Kasi Beyonce may Sasha Fierce. Siya may Patty. Anong itsura ni Patty? Ano ang ano niya? Kasi pies ito. Yes, very happy, Patty. So, kailan lumalabas si Patty? Pagkatapos na isang bote ng Bombay sa akin. Hindi, actually, tama kayo dahil kakaiba talaga siya. Yes, can we try? Kami ay nag-try. Nga tayo maghula. Tumikipahin tayo. Ano yung bestseller niyo? Gusto niyo rin ba? Ang bestseller is chicken and beef. Okay, this is a chicken. Ano pang meron tayo dito? Meron ano yung pinakakaiba sa mga pot pie ninyo? And this is chili con carne. Ang kakaiba would be obviously yung cheese namin on top, but yung chili con carne is a new flavor ngayon. Asan yung chili con carne? Chili con carne. I want to try chili con carne this one. This is chili con carne. Anong na-discover ninyo na parang gusto ng Pinoy in terms of yung ano yung timpla ng mga pot pie? I would say po kasi yung perfect blend po ng may kind of sweetness and then yung savory and richness po ng mga fillings. Yung nagtatalo, nag-aaway, di ba? Yung maalat, yung matamis. I want to know how much. Okay. For the box of 6, it's 375. Uy, mura yun na. And then for the box of 9, it's 475. Okay. So, mas makakamura sa chicken. Chicken. This one. Yeah. This one is tuna and coke. Okay. I'm gonna try. This is chili con carne, no? Yes. Panalo. Nag-aaway na nga. Okay. Maang medyo maalat-alat naman. May tamis na konti. Sweet and savory. Napakatamis at napakamalinamnam nung pastry. Mama, also I'll tell you the cheese. Yes, yun nga. It's super good. So, ako talaga, when you think about pies, di ba, it's not the usual that you serve kasi hindi siya masyadong Pinoy. Di ba, yung parang ang pinaka-Pinoy na nga lang na pie talaga ay buko pie, egg pie.
Sino ang mga nakikita nyo na magiging parokyano? Or sino yung mga parokyano nyo na? Are these kids, families, parents? Usually families and actually mga mahilig pong magregalo din sa ayun, kasi it's special. Ano yung iniisip ko, Dimps? Parang pagpagod na kayo magbigay ng empanada. Ay, pwede to. Ito na rin, di ba? Kasi swap din yan pang merienda. Ganun din naman, di ba? 375 for this. Nagsara yung una yung negosyo dahil nung pandemya. Hindi ba kayo natakot na mag-open? Mag-risk na naman kami. Eh, paano? Baka magsara na naman. Yes. We really actually started very small. Parang yung first na boxes namin were just 20. Mm. 20 boxes. Tapos naubos namin siya agad in a day. Mm. So, ayun na nakakatuwa. Tapos eventually, and after 4 years, I would say thriving na kami. So, from nagsimula sa 20 boxes, ngayon nakakailan na kayo? Siguro mga around mga 50 to 100 boxes a day. Wow! That's amazing! No brick and mortar, sa online talaga kayo? Okay, sana magka-cafe kayo kasi nakaka-miss yung merong cafe na merong pies. Diba, Jess? Sarap na sarap ka dyan. Panalo! Ako yung sarap na silicone cards. Finally! If gusto nila mag-order, kailan sila dapat tumawag? Yes. So, pre-order basis po, 1 to 2 days before, and then available po kami every Wednesday to Sunday. Tapos, nasa Facebook and Instagram po kami, pattyspotpies.ph, and then Instagram is at pattyspotpiesph. And then we also have our website. Okay. Wait, so, point out natin yung 1 to 2 days before, ah. Kasi mahalaga yun, ah. Kasi talagang ibig sabihin, you really prepare the pie. And freshly made. Yeah, oh, that's very important. And kaya tinanong ko kanina kung sino yung mga parokyano nyo. Kasi at the same time, it's almost Christmas. Do you have any special Christmas boxes? Yes. Yeah. Usually during the holidays, we have special Christmas or holiday boxes po for the pies. Tanda ka nung pie ni Justin. Basta yan. Madami akong pies dito. It's so cool. Ganda. And very, very good. At yung crust, ah. Kakaiba din yung crust. That's our signature crust. Secret recipe. Okay. Quality siya. Alright. Thanks so much, Christine and Ralph. Thank you very much. Bye. Ito na mga kapatid, nagsimula tayo sa masarap na agahan. Ituloy-tuloy na natin ang saya ngayong Wednesday. Napaisip. Wednesday. Gawin man natin yung extra course ng midweek. Dahil mamaya may mga ibibida kami, mga throw blanket na talaga namang instant comfort ang hatid. But make it fashion ang mga produkto ng Couch Potita. Abangan sa kitang-kita. Hanggang saan ang pagka-fan mo? Huwag naman sanang pati pang-tuition, magagastos mo na pabili ng mga merch. Ay, ouch! Yan ang problemang idinain sa atin sa Payong Kapatid. At ito, siguradong relate ang marami nating mga kapatid dito. Yun bang minsan, feeling mo ang sikip at ang laki ng tiyan mo? So, uy, bloated, di ba? Ano nga ba ang sanhi nito? Yan naman ang tatalakayan natin sa What's Up Doc. Mula naman po sa kanyang trending Paris business, nakapapundar na siya ng sarili niyang hanit na tirahan. Mag-house tour tayo sa Container Van House ni Diwata sa ating My Bye! At Aces, mag-ingay! Dahil magbabalik ang ating best boys para sa kanilang latest hit na Trash. BGYO, makikisaya sa atin live na live! At dahil nga, Miyerkules na naman, maganda na para sa sana namang fun-filled tawanan session kasama ang The Comedy Crew. Abangan din yan sa Wacky Wednesday. Pero ang tanong ngayon, bago ang birthday niya bukas, makakabawi na kaya si Maui? Parang pagmamakaawa na lang eh. Yung please birthday ko na. Please birthday ko na. Magbigyan niyo na po ako. Si Maui ba today? Ha? Magwawagi? Sa game natin na Rag Run, pabilisan ulit sa palarong pampasaya. At eto, para sa ating mga minamahalang kapatid na team bahay, sige, i-vote nyo na si Maui today. Joke lang. Hindi naman yung voting ang problema. Problema yung pagbigyan nyo ako. Huwag na kayo masyadong mag-try, okay? Pagbigyan nyo na ako, mag-birthday na po ako, okay? Okay, bukas yan. Abangan din natin yan, ha? Pero join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bete today? Team Justin! Woo!
O Team Maui! Yay! 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 Oh, di ba? I-comment namin yung bet with your location sa aming Facebook Live at mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino panalo sa aming palaro today, Team Justin o Team Maui. At syempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Sa mga bumuboto kay Team Maui, kapit lang! Kapit lang! Nanalo rin ngayon ng 500 pesos na load. Tuloy-tuloy lang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Now, another Christmas gift idea. Tampok ang mga decorative throw blankets mula sa mga magbabarkada. Yan po ang ibibida nating negosyo dito sa Kitang Kita. Lumalamig na ang simoy ng hangin. Kapag ganitong panahon, bakit di subukang balutin ang sarili sa woven throw blankets ng Couch Potita? Ito ang makulay na negosyo ng magbabarkadang sina Micah, Junie at Mark. Ang kanilang mga blanket, imported pa mula sa mga international supplier. August 2020, nagsimula nila ang negosyo sa halagang 30,000 pesos. Side hustle lamang ito ng tatlo dahil may sarili-sarili silang day jobs. Ang kanilang nakakatita ng mga produkto, patok na patok bilang sofa cover, blanket, carpet at maging wall display. Sa halagang 1,399 pesos, makakabili na ng instant decoration para sa inyong home improvement needs. At tuwing papalapit naman ang Pasko, nagiging instant gift idea ang mga ito. At live nating makakasama si Junie Apita, isa sa mga owner ng Couch Potita. Good morning sa iyo, Junie. Ang witty nung name nyo, Couch Potita, from Couch Potato. To. Pero kayo ba magkakabarkada, eh, medyo mga Couch Potato talaga? Ganun din ba? Hindi niya mapigilang tumawa. Hindi, pero ganun nga. So, nagsimula yung idea ng Couch Potita. Bakit? Kasi sa totoo lang, pag inisip mo, blankets, kumot, medyo may kainitan sa Pilipinas eh. So parang bakit ako magne-negosyo ng mga blanket? Nung una po kasi nasa, nung lockdown po, lockdown. Nasa bahay lang po tayo. Mm-hmm. Tapos po, naisipan lang po namin na yun po yung gawin. Kasi po nag-ayos po kami ng bahay, di ba kanya-kanya po kami. Tapos naisip po namin mga barkada na yun po yung gawin. Tapos pwede rin po kasi siyang blanket, uh-huh. Pwede rin pong carpet. Yung iba po ginagawa pong wall display po yung blanket po namin. Uy, nauso yun na yung mga carpet na nilalagay lang nila sa dingding. Parang yun na yung pinaka-art piece artwork dun sa loob ng kanilang bahay. Pero ito, paano nyo sinimulan yung negosyo? Nabalitaan ko ang pinuhunan ninyo, 30,000 pesos. Yes, saan nyo inilaan nyo? Mostly po sa items po talaga, tsaka po sa packaging. Mm-hmm. And syempre po online selling po tayo, nag-a-ads din po kami sa social media po. Okay. Sige, tingnan nga natin yung mga disenyo. Ilan lahat ang disenyo ninyo, Junie? More or less po, 15 po. 15 designs? Opo. Okay, ano yung mga pinakapatok na disenyo dito? Ang bestseller po namin, ito pong Starry Night and Wave Starry po. Starry Night, pwede yes, natin hindi na. Starry Night ni Van Gogh? Yes po, yes. Tignan nga natin, ha? So magkano ito, Junie? Yung blanket po, 1,399 po. Uy, 1,399 ang mura nito, ha, for a blanket? Yes po. Bakit ang mura? Bakit mababa ang presyo natin? Gusto lang din po namin po makapagbigay po ng happiness lang din po sa mga netizens or right. Sa mga customers po namin. Para po maging maganda lang din po yung place po nila. Uy, nakaka-relax to ah. Di ba? Pag ginamit mo. Ano pa yung iba natin mga disenyo? Ano pa yung pong, mga kakaiba dyan? Ito pong wave. Ayun! Japanese naman ang vibe ito. Opo, Japanese. Kung kanina si Van Gogh, ito naman Japanese. Yes, uy, pwede ito ah. For guys, okay to, panalo to, di ba? Ito, 1,399 din. Yes po. So, ano na yung mga sukat ng inyong mga throw blanket? 130 po by 160.
130 by pang 160. Pang two-seater po na sofa. Okay. Kasi ito mga blanket, bukod syempre sa pwede mo siyang gawing kumot mo, pwede mo nga rin naman siyang gawing seat cover. Yes. Okay. Panalo. So ngayon, kamusta naman ang kitaan sa negosyo? Okay naman po. Mas ano po, mas mabenta po talaga kaming ano po. Kapag ngayon pong bear months, holiday bear season. Oh, kasi ginagawang regalo. Yes po. Opo, ganito na po siya. Kapag ano po. Ayan, may ganyang packaging na. Opo. Meron din naman po kaming tote bags. Kung hindi po gusto na lakay. At least meron pa silang tote bag na packaging po yan, sir. Ito po, tote bags din po na ganun, same ano rin po. Ah, ang cute din. Opo. Okay, pero anong challenge sa pagsusource ng mga ganitong material? Lalo kasi international eh. Pag ganitong international, minsan may iba ding mga suppliers na binibentahan din nila yung ibang mga sellers. Opo. Nag-focus lang po kami. Basta po meron lang po kaming items. So, nag-focus lang po talaga kami. Kung sino lang po yung talagang gustong bumili lang po sa amin. Opo. Saka ito, hindi ba kayo nahihirapan? Kasi medyo niche market din eh. Yung mga bumibili ng throw blanket. Di ba? Yung meron lang specific na audience na gusto talaga. Opo. As long po na gusto lang din po nila bumili, okay lang din po sa amin yun. Basta lang po ano. Mabigay lang po namin sa kanila yung mga gusto po nilang designs. Right. By pagpipilian po. Okay, eto Junie, matanong kita huli na lang ha. Madalas sinasabi sa atin, huwag daw magne-negosyo kasama ang mga kaibigan. Anything that involves money kasi medyo masisira daw ang relasyon. Ikaw, anong tip mo? Anong payong nyo? Ano po, kasi kami pong magkakaibigan, ano lang po talaga kami. Parang gusto lang po namin to gawin as extra income. Uh-huh. Tapos hindi naman po namin issue din po yung money. Mm-hmm. Basta lang po, baka pag doon po sa profit namin, makapag... hati kayo. Opo, equal sharing. Opo, personal. Or meron po kami, minsan po kami tatlo, nagko-concert po kami, sama-sama po kami. Umaten po kami ng concert. Ayun ang ginagamit niyo pang-mimic, panalo. Yes po. Alright, imbitahan natin yung mga kapatid natin, paano ba nila mahanap ang Couch Putita? Meron po kaming IG account. Follow niyo po kami sa couch.putita. And meron din po kami FB page. Kung gusto niyo po rin po makita po, physical. Meron din po kami, nakipag-collab po kami sa Motherland PH po sa Zay Compound Balingap. Nandun po yung studio po nila. Ayan! Thank you po! Para sa mga tito at tita dyan, yes. Kuha na ng inyong mga throw blankets from Couch Petite. Again, thank you very much, Junie. Thank you, thank you. Lahat po tayo minsan na rin naging fangirl o fanboy. Walang basagan ng trip, di ba? Pero tila sumobrang isang K-pop fan sa idinulog sa ating problema sa payong kapatid. Ang sabi niya, Dear Chiki, ako po si Marilu, isang single mom at OFW. Walang palya ang pagpapadala ko ng allowance sa tuition para sa anak kong second year college. Pero nanlumo ako ng malamang pinambibili niya ng K-pop merch ang pinadadala kong pera. Inamin niya rin na may ilang beses na nanghingi siya sa akin ng pera pambili ng libro sa school, pero ginamit niya lang ito para sa concert ticket. Dahil sa ginawa ng anak ko, lumobo ang balanse niya sa school. Kailangan ko magdoble kayod sa trabaho para mabayaran ito. Nangako sa akin ng anak ko na hindi na niya ito uulitin. Pero paano ako makasisiguro kung nasa ibang bansa ako? Nagmamahal, Marilu Baltasar. Unang-una, Marilu, saludo kami sa iyo. Napakahirap talaga ng flight ng isang OFW. Ang practical na payo ko dyan, unang-una, tignan mo kung pwede mo idiretso sa school yung bayad ng tuition. Kung hindi naman, maghanap ka ng katiwala at sa kanya mo ibigay para yun ang dediretso sa school. Lalo na sa mga panahong ganito na yun na nga, meron kayong problema at meron kang hinahabol na balanse. At tapos yung pangalawa ko, ito, tell me what you think about this. Kung ako yung nanay, tapos merong akong problema sa pagiging medyo magastos ng anak ko, ipapakita ko sa kanya yung mga finances ko. Anak, ganito yung sahod ko araw-araw. Sa ganitong ilang oras, sa 8 oras na pagtatrabaho ko, eto ang kikitain ko. Eto ang kailangan natin paggastosan sa isang buwan. Eto ang dinagdag mo dahil para malaman din niya kung ano talaga yung pinagdadaanan mo. I don't know. What do you think? Agree po ako, Mama. Kasi ako po, parang baliktad naman kasi si Kali po yung nasa labas. Pero kami naman yung nagpapadala ng pera. At naniniwala pa ako, Mama, na kasi ako po, lumaki na pag nahihirapan ako, hindi ko sinasabi. Pero kasi pag hindi mo sinasabi, hindi rin nila alam kung gaano mo kahirap kinikita yung pera na yun. So, ang akala ng kadalasan, superhero ka, hindi ka nahihirapan, hindi ka nasasaktan, yung perang pinapadala mo, madali mo lang kinikita. So, agree po ako sa payo mo, Mama, na
tingnan at ipakita at involve sila na ito, ganito kahirap yun ha, paano ko kitain, i-involve mo rin sila at sabihin mo sa kanila kung ano yung mga pinagdadaanan mo in a day bago mo makuha yung pinapadala mo para maging conscious din sila at sensitibo. Para may accountability din sila. Kasi sa inisip ko, Justin, ang pagiging OFW, lalo na kung ikaw yung anak na iniwan, ang daming ibang mga issue yan, hindi lang yung nawawalay ka sa anak mo eh. So, I'm sure, meron din siguro siyang mga ibang mas malalim na pangangailangan bukod sa pera galing sa magulang niya. Yung anak? Of course. And I think isang factor din dyan is mas gusto na yung physical presence mismo ng magulang niya, di ba? So, pwede rin na yung pagpunta niya sa concert is to fill that void din. Di ba? Pwede rin yan. Pwede yun eh. Kaya siguro Marilu, mag-reach out ka rin sa anak mo na walang kinalaman sa paggastos niya. Baka yun din, naghahanap lang ng atensyon mo. At saka namimiss ka lang niya. Yes. Dahil napakahirap talaga ng inyong dinadaanan. Maraming salamat, Marilu, sa inyo. Okay. So, mag-ingat-ingat din tayo, no? Especially sa spending natin. Don't throw it all away. Don't throw it all away, mga kapatid. Dahil mamaya, maagang hahataw ang ating Best Boys of P-Pop BGYO! Live na live! At sa may bahay naman po, bibisitahin natin ang social media sensation na si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata. Sa What's Up Doc, paano nga ba mababawasan ang pakiramdam ng pagiging bloated? Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang yung Fave Morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik ang Good Morning Kapatid! Madalas maranasan, lalo na ng mga babae, ang bloating o yung pakiramdam na tila lumaki ka. Alam nyo bang ilang pagkain at habits ang sanhi nito? Pag-usapan po natin yan sa What's Up Doc. May mga araw bang pakiramdam nyo ay punong-puno o malaki ang tiyan nyo? Posibleng bloating yan. Ayon sa mga eksperto, maraming posibleng dahilan kung bakit nakararanas tayo ng pagka-bloated. Ito yung feeling na punong-puno ng hangin ng tiyan o kaya feeling na punong-puno ng pagkain, no? Minsan din naman, ito rin yung feeling na busog ka kahit na konti or wala ka pang kinakain. Walang specific age or gender na mas prone to bloating. Ngunit, syempre, kung kunyari, ikaw ay prone sa hyperacidity, sa acid reflux, ikaw din ay prone na maging bloated or hindi nahihirapan matunawan. Nangyayari raw ang bloating kasabay ng pagbagal sa galaw ng ating bituka na sanhi ng paghina ng ating panunaw. Isa sa mga common cause nito ay ang dyspepsia. Kapag kasi masyadong maraming lamang pagkain or masyadong maraming lamang acid ang tiyan, ito ay nagiging sensitibo at bumabagal ang pagbaba ng pagkain at hangin. Mahalagang mabantayan ang ating kinakain dahil posibleng ito ang nagdudulot ng bloating. Bagamat kaunti lamang ebidensya at hindi ito nangyayari sa lahat ng tao, ang mga may tinatawag kami mga flatulogenic food tulad ng bread, potato, sweet potato, tsaka beans. May mga tao na madali silang mag-form ng gas dahil sa mga pagkain na ito. Posibleng may iba ng dahilan sa likod ng bloating kapag sinabayan ng pananakit ng sikmura, heartburn, lagnat, o kaya ay constipation. Ilan ito sa senyales ng mas malalang inflammation o sakit sa ating bituka. Kasama na dito ay ang mga infection sa bituka, pagbabara sa bituka, minsan mga systemic na dahilan tulad ng mga diabetes. Kaya hindi raw dapat ipagsawalang bahala. Alamin kung kailan ang dapat magpatingin sa espesyalista. Hindi normal na maging bloated lagi, lalo na kung konti lang or halos wala tayong kinakain. Kapag ganito ang nararamdaman, mabuting magpatingin ka agad sa doktor upang ma-rule out natin or malaman natin na wala talagang kahit walang ibang delikadong sanhi itong pagka-bloated natin. Kayang-kayang malunasan ang bloating kaya walang dapat ikabahala basta't maaagapan. Kunyari kung ikaw may acid reflux or hyperacidity ay
bibigyan natin ng mga acid suppressing drugs. Isa sa mga pinaka madalas din namin binibigay ay mga prokinetic drugs, no? Ito po yung mga gamot na para mas mabilis bumaba ang hangin at pagkain. Tandaan mga kapatid, dapat lagi tayong very mindful sa ating lifestyle at pagkain para iwas bloating. Ayan, maraming salamat po ulit, Doc Paolo De Mapelis. Sa usaping ito, marami ang guilty, sigurado. Nako, ano kaya ito? Sino dyan ang mahilig magbasa ng mga message sa cellphone ng partner o jowa? Huli! Ayan po ang batas na may kinalaman sa pangingialam ng cellphone ng walang pahintulot. Ipaliliwanag po ni Attorney Buko sa Legal Bato. Ano yan, ha? Ba't mo pinapakailam ang cellphone ko? Ano to, ha? May kinalanakuhan ka na namang babae? Hirap sa'yo eh. Mahilig kang mangailam ng gamit ko. Akin na nga yan. Attorney, pinakailaman ng girlfriend ko ang cellphone ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Bawal po makialam ng cellphone ng ibang tao. Ayon sa Article 290 ng Revised Penal Code, isang krimen ang pagkuha at pag-disclose o paghahayag ng mga pribadong messages o correspondence ng sinumang tao, gaya ng cellphone o mga sulat niya o mga sikretong laman nito. Ang paglabag po dito ay may parusang kulong ng isang buwan hanggang anim na buwan ayon sa hatol ng hukuman. Subalit, hindi ito pwedeng gamitin kung sila po ay mag-asawa o sa pagitan ng magulang at anak. Tandaan po natin na may right to privacy ang lahat ng tao, kaya hindi pwedeng pakialaman ang cellphone at iba pang pribadong bagay nang walang pahintulot ng may-ari. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Meron ba ka-amin? May legal basis pala yun, ha? May legal basis pala. So kung papakaalaman mo, huwag na lang. Kasi ako talagang hindi ko gusto yan, mama. Kahit nung bata pa ako, parang sa akin, ano yan, breach of contract yan. Diba, kapag dapat ang kasintahan mo or pamilya mo, pinagkakatiwalaan mo sila. At kung ako ang best way dyan, kung meron feeling mong ginagawa yung partner mo, sabihin mo talaga, alam mo kung may ginagawa ka, nakikita talaga ni Lord yan. Kaya kahit di ko pa kaalaman yan. Diba? Kasi pwede kang palang mahabla. So kapag ginagawa yan, ibig sabihin may underlying issue dyan na hindi nila nare-resolve. Para silipin yung cellphone. Correct. Talaga kasi Attorney Buko, lahat alam eh. Akala mo si Attorney Jesse. Ano yan, Jess? Legal ba ito? Saka, payong kapatid din. Yes, high five, Attorney Buko. Maraming salamat. Ito po, kaunting paalala muna tayo. Kaway-kaway sa mga kapatid nating diyang hirap bumuelong maglaba ngayong pabago-bago ang panahon. Number one kalaban sa pagsampay ang biglang buhos ng ulan. Hassle kapag nag-aamoy pawis at kulob ang mga labada. Pero huwag mag-alala dahil meron ang mga bagong produktong talaga namang malakas maka-fresh. Our new Surf Ultra Power Liquid Detergent and Sun Fresh variant that specifically combats amoy kulog. Mm-hmm. And our Surf Fabric Conditioner Fresh and Bloom combats naman that amoy pawis smell that we don't like with our clothes. How long does the amoy pawis shield technology last for? Yes, our 3x amoy pawis shield technology lasts for up to 12 hours sa mga damit natin. So that ensures long-lasting, full day talaga na bango for our family. Malaki raw ang maitutulong ng extra step na paglalagay ng FabCon o fabric conditioner sa mga damit. Just the same way that we have our hair routine, diba? Our hair regimen, skincare regimen, we also have a laundry regimen. Yeah. And the final step to that is really Surf Fabric Conditioner for long-lasting bango. Mm-hmm. But not only that, it actually also makes your clothes softer, smoother, and even
reduces the wrinkles. Even your delicate garments, mm-hmm. diba? And also the sensitive tela, ganyan. It can really take care of it with Surf Ultra Power Liquid Detergent. Hindi rin kailangan gumastos ng malaki para ma-achieve ang blooming bangong mga damit. Almost 65 years presence ka na in the Philippines, mm-hmm. diba? So what I like about Surf in general is yung product efficacy, yung talagang cleaning power, and yung long-lasting smell power ng Surf. But also, singgaling pero hindi rin sing mahal. No-no ang amoy kulob para sa mga wais na mom tulad ko. Kaya naman, subukan na natin ang mga bagong produktong nakaka-fresh, umulan man o umaraw. Maraming salamat. Ito naman po mamaya sa My Bahay. Tampok ang house tour ko sa social media sensation na si Dewata. At isa sa mga inaabangan tuwing Wednesday, tiyak na sasakit na naman ang ating mga tsansa. Kakatawa kasama ang The Comedy Crew. Abangan mamaya sina Alex Calleja at C.S. De La Peña. At sa aming pagbabalik, isang all-out performance na naman ang ipapakita sa atin ng BGYO. Latest single nilang Trash, pag-uusapan natin mamaya live. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Kakaibang house tour ngayon ang sa may bahay po natin. Tampok ang container van ng social media sensation na si Dewata. Panoorin po natin ito. Hello mga kapatid! Nako, trending tiyak at viral ang ating kwento ngayon sa ating may bahay. Sisilipin po natin ang tahanan at ang kwento ng tagumpay ng nag-iisang personality pagdating sa social media at talaga namang food sensation talaga pagdating sa street food. Eto na nga po, kamustahin natin ang nag-iisang Dewata of Dewata Paris Overload. Katukin natin, ganda ng house, oh. Tingnan mo, dito siya. At paglabas mo, konting kembot lang at nandito na ang Paresan. Kaya mamaya doon tayo, okay. Mahiwagang Dewata. Ay, oh, hello! Parang mas ikaw talaga, madam at nakabalat ka. Yes, tingnan mo. Nagandahan ako sa outfit ko ngayon. Ah, pretty! Siya si Deo Balbuena, a.k.a. Dewata, ang tinaguriang Paris Overload Queen. Tubong summer si Dewata, lumuwas ng Manila upang makipagsapalaran at maghanap ng trabaho rito. Dewata, salamat sa pagpapatuloy mo sa iyong tahanan. Ang lamig-lamig ng aircon. Yes, tinudo ko talaga yung aircon para hindi ma-stress yung balat natin. Sa true naman. Dewata, ako, I'm very happy kasi I get to meet you. Nagpapasalamat din ako dahil sinadya mo talaga ako dito para puntahan. Diba, sino ba naman si Dewata Paris para punta ng isang sikat na kagaya mo? Dati iniudulo lang natin, tapos ngayon nakasama na natin ngayon. Dito sa 30 square meters na container van na may bahay, nakatira ngayon si Dewata. Regalo ito sa kanya ng social media personality na si Rosmar. Meron itong isang kama, sofa at dining table. Tapos maganda naman kasi si Rosmar, tumawag sa akin na pupunta daw siya dito at nagsabi siya na tutulungan niya ako. Pagdating nila, binigay sa akin itong container van. Nagpapasalamat ako kasi malaking bagay ito kasi ginagawa ko na siyang parang bahay na din. Masecure na ako dito. I really love the entire place. I think it's the perfect size, lalong-lalo na kung ikaw ay negosyante at nasa tabi yung negosyo mo. Naka-display rito ang ilang awards si Dewata kabilang ang most sensational media personality of the year.
pati mga portrait na bigay sa kanya ng mga fans. Proud ako kasi hindi naman ako bibigyan ng mga recognition award na nagawa ko, kabutihan sa kapwa ko. So nagpapasalamat din ako sa mga taong supporters kasi nandyan sila para supportahan ako at syempre kay God na din sa mga blessings na binibigay niya sa akin. Ikaw ba na nangangarap ka pa rin magpatayo ng bahay mo na malapit sa probinsya? Yes, actually, iniisip ko na yun. Hindi makagandaan yung bahay ko sa Quezon City. May sarili na akong bahay, kahit rents lang. So ang inuuna ko talaga ngayon kung mag-ipon ako, expand pa yung business ko kasi feeling ko pag marami akong business, mas madali na ako makakabili ng bahay. So, pangarap ko din naman yan. Anong look ang gusto ni Diwata? Gusto ko talaga yung maganda rin naman, yung nakikita ko sa mga subdivision na maayos na naman talaga, yung as in, nagkakahalaga na rin siya ng milyon. Gusto ko yung mga unique design lang siya, na parang simple lang na kabog, so mga ganun. Ganun ang gusto ko. Abangan bukas. Ano ang pinaka biggest lesson na natutunan mo sa buhay mo na gusto mong may pangalat sa lahat ng mga nakikinig sa kwento ni Diwata Paras Overload? Ayan, maging masipag lang tayo. Kung may mga pangarap tayo sa buhay, gawin na natin hanggat kaya pa natin. Lahat ng yan sa part 2 ng aking My Bahay Tour. Okay, wait, let's find our vlog. Ay, guys, thank you nga pala sa pagdating. Yes. At si Tested. Yes, sir. At may palit pa ako para sa trash. Diba? Pwede na tayo mag-perform together. Ay, ikaw lang yun. Kasi ate lang ako. Uy, may birthday kahapon. Happy birthday! Happy birthday! Thank you po. Kamusta ang celebration? Masaya po. Nakauwi po ako sa bahay po namin. And yung hindi na siya nakaka-uwi. Yun na yung pinaka-birthday wish niya. Hindi kasi bira lang po mangyari. Pero ayun, sobrang saya ko. Tsaka may mga aces na nagpa-LED sa EDSA tsaka sa DAPA. Tapos ayun, marami pong mga ginawa yung aces sa birthday ko. Kaya sobrang saya ko. Masaya talaga ng aces. Sila. Let's talk about trash, mama. Bakit naman trash ang... Kasi di ba in Tagalog ay... Basura! Bakit ito yung napili ninyo? Trash po kasi, this is a song about throwing it in the trash for a special person. So, sacrificing or throwing things away for the person you love po. Hindi po literal na basura. Kumbaga, ano na ba yung mga na-throw nyo sa trash para sa pag-ibig? Isa-isa pa. Check natin ha. Pag-ibig sa pamilya po. Ano yung na-throw mo na? Yung sacrifice po siguro na nabigay ko para sa family yung time po para mag-grow ako and ma-provide nyo sila kahit pa paano. Okay, ikaw. Ako din po time to make time for my family po. Ayan. Ako po time din tsaka siguro pride. Pride! Kailangan mo i-throw yung pride. Throw your pride sa trash. Yeah. Ako gagayain ko sagot niyo, time na lang din po. For, you know, family. Bawal time, Jello. Ano? Bawal time. Bawal nga time eh. Yung pagod ba na? Pagod. Stress. Oh, parang nakikita kita ko na talaga na grabe ang inyong commitment sa inyong ginagawa. Yes. Dahil kung hindi kayo nagpa-perform, nagte-train kayo at pire-perfect ninyo yung ginagawa nyo. Yes. Because yes, the proof is in the performance. Thank you so much po. At iisip namin, parang may tunog na, I mean, syempre we love OPM, proud na proud tayo, pero may tunog international talaga itong kanta. World class. May funk sound, may kasamang parang K-pop feels, no? Yes. Paano ba na-conceptualize? Paano nyo nabuo yung kanta? Ibig sabihin, ano yung process ninyo? So, this song was written by Grammy-nominated Tele and Grammy-winner Lost Boy and Greg Schilling and El Campbell. So, this song was formed in Davao when we have music camp. Nice! Alam mo, mas nice pa are the boys. Justin and Jess are trying the dance challenge. Yes! Yes! Go, go, go! Ituturo po ni Nate kung ano. May balita ka ba, di ba? Balita ba? Siyempre, balita ba? Go! Two eights lang. Madali, mabilis lang po. Ibig sabihin nun. Two eights. Let's go, Nate. Sige na, Jess. Five, six, seven, eight. One fourth lang yung two eights sa akin. Tingnan mo yun. So swing yun. Throw. Throw.
I throw it. Bakit parang mapuno na yung ganun mo? Ayun mo, throw it. All away. Ako patay, gumagalaw yung balakang. For you. For you, yeah. Okay. Hirap yung bata ko dito. For it. So, sino yung pwede kasi yun? Ang dami. Ang dami. Sino po yung ano? 5, 6, 7, 8. Oo. I throw it on the trash. Put it in the trash. Yung shout out kay Adam Alonso, ha? Yes, Coach Adam! Happy brother, for your offer. Ang galing yung tayo. And Coach Jerwin. Nice. Yeah, Coach Jerwin. Okay, imbitahan natin yung mga kapatid natin. Saan pa nila mapapakinggan yung trash? And the same time, meron pa kayong mga upcoming events? Yes. Aces, please stream our latest single, Trash, on all digital streaming platforms. Just search BGYOPH. Yes, and pwede nyo rin po kami, nagsasabi mo na di po. Pero yan, nag-release po kami ng vlog sa YouTube channel namin, BGYO Official. Search nyo lang BGYO Can Take Us. So makikita nyo po yung mga kakulitan namin dyan. Yes, and TikTok. May TikTok challenge ng Trash. Opo, kapag ginawa nyo po yung Trash na TikTok dance challenge po, just don't forget to use the hashtag. Hashtag BGYO_TrashDC. And syempre po, November 8 po. Magre-rerun po yung Tabing Ilog. Sana po makita ko po kayo dito. Yeah. Yeah. Thank you po. Thank you very much again, BGYO! Thank you guys! Thank you po. Teka muna ha. Naman tayo, box out muna. Aha, pagdagdag sa coolness, sa ating Merit Coolest. Tuloy-tuloy lang. Ang mga cool na funny guy ng The Comedy Crew. Nandiyan na po Alex Calieja at C.S. Della Peña. Live the life sa ating Wacky Wednesday. Trash. Mama. Ayan, tuloy-tuloy lang ang good vibes kasama po na inyong paborito kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Naalala ko ang kadenang ito at ang teleserye talaga magaganda, no? Pero napansin nyo, iisa lang ang kwento nila. Ha? Gayto, tamo, ang teleserye, pag mabait sa'yo ang driver mo sa teleserye, siya ang tunay mong ama. Saka sa teleserye ka lang pwedeng huwag sumagot agad, pero okay lang pag sinabing, saan galing? Commercial kasi yun. Sa pagbabalik, sa kasasang. At sa teleserye, pwede kang makinig, malalaman mo ang buong kwento sa dalawang nag-aaway. Lalo na pag magbabarilan na. Diego! Matagal na kitang hinahanap! Sandro! Matagal na kitang hinahanap din! Pinatay mo ang tatay ko! Pinatay mo ang nanay ko! Yung machismosa. O si, pinatay niya kasi yung tatay. Pambarilan talaga yan. Pero hintayin natin. Ano pa? More! Mayaman ka!
Mahirap kami! Sabi na eh, mukhang mahirap yung Ganon! At ang matindi dyan, yung kontrabidang galit na galit doon sa bida, na pag sinabing pag nahuli niyan, papatayin ko siya, dudurugin kong kaluluwa niya. Pero pag nahuli, ano ginagawa? Sa wakas nahuli ka, mabata, Italia sa warehouse. Uuwi muna ako. Pagbalik ko bukas, saka ko siya papatayin. Mga bata, alam niyo na ang gagawin. Aalis. Yung mga bata magtatanungan, pare, alam mo gagawin? Hindi. Ikaw, alam mo, hindi rin. Yung ba't di tayo nagtanong? Naiya ako eh. Galit eh. Yan po ang ating mga teleserye, mga kapatid. Palakpakan naman. Pero ngayon, may dala-dala akong bago ha, mula sa The Comedy Crew. Ito ha, iba naman ang book niya. At siya, syempre, nagtatrabaho na naman. May kilayo siya. Kilala na natin si C.S. de la Peña. Yes! Good morning, kapatid. Magandang umaga po. Ako po si C.S. de la Peña at isa po akong call center agent. So, alam nyo na, magaling po akong mag... English? Tama, magaling akong magpuyat. Pero ang hirap kapag lagi kang puyat, di ba? Kasi madaling uminit ang ulo mo. Kahit maliit na bagay lang, like pagpunta ko kanina sa isang coffee shop, ang sinigaw ng barista, one drink for CJ, CS yung pangalan ko. So pagpunta ko sa counter, pinagalitan ko siya kasi dalawang letters na lang nagkamali pa. Alam niyo sabi niya, ay hindi po CJ pangalan niyo. Alam ko, ayun si CJ, oh, hindi naman sa'yo ito eh. Tsaka wala ka pang order sir, upo ka muna. Tapos i-address na lang po natin, di ba? Nakikita niyo po buhok ko, naka-dreadlocks po ako, meron po ako mga tattoos. Ayan, ang mga misconception po sa akin kapag nakikita ko, mukha daw po akong addict, mukha daw po akong wala matinong gagawin, at saka mukha daw po akong maasim. Ayan. Nakakainis na yung mga stereotype na yan, kasi hindi naman ako addict, masama yun eh. Di ba? Matino naman akong tao. Maasim lang talaga. Diba? Kahit sa office namin, ganyan ako i-describe ng mga katrabaho ko. Pag may naghahanap sa akin, ay hanapin mo lang dyan si CS, yung mukhang mabaho, na mukhang madumi, ganyan. So, kinonfront ko sila. Sabi ko, bakit naman ganyan? Puro negative eh. Parang gawin nyo namang positive minsan, di ba? Para maganda-ganda. So, ginawa naman nila. Kinabukasan, may naghanap sa akin. Ay hanapin mo lang si CS dyan, yung parang positive. Hindi nakatulog. Before po ako mag-call center, no, ako po ay nagta-travel for work. Yes, I was traveling for working. So, ako po ay dating delivery rider. Yeah. Yeah. Pero nakakainis lang sa Pilipinas, no, kasi parang mababa yung tingin ng mga tao sa delivery rider. Sana walang ganito sa mga nanonood. Ah. Kasi nag-deliver ako sa isang bahay, sobrang init. So, nang hingi ako ng tubig, sabi ko, kahit isang baso lang. Alam niyo sabi sa akin, alam ko yung modus yung mga rider kayo eh. Pagpasok ko sa loob, kukuha ka ng gamit, umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Grabe, nasaktan ako. Bahay namin yan eh. Tatatay ko yun ah. Ayun lang po ang iset. Good morning kapatid. Maraming salamat. Thank you, CJ! CJ, thank you! Yes. Joke lang. Uy, welcome to the show. Thank first you. Time mo dito sa amin. Yes po, yes. Paano ba kayo nagtagpo ni Alex Calieja? Mukhang positive eh. Mukhang positive. Sabay kayong naging positive. Ano para pa tayo tagpo? Nag-open mic po ako sa The Comedy Crew dun sa mga open mic rooms sila. Tapos ayun, doon ko nakilala sila Alex. Hindi ka naman nagsisisi. Hindi po. Sa namin pwede pang panood kuya. Alam ko marami kang shows at may birthday show pa. Yes, unahin muna namin. Makita-kita tayo dyan sa Olongga po, Subic ha. Sa September 20, nasa Cork Room kami pero sold out na. So, wow. Pinayiniyabang lang namin. September 21 sa The Palace. At September 22 sa Bruce Buddy. Tapos may birthday show ako. Kasama sila si CS doon. October 4 and 5, Maybank Theater. October 11, Music Museum. October 12, Instagram Live, ticketworld.com.ph. At magkita-kita tayo sa Australia. Wow. November 8, Perth. November 9, Adelaide. November 15, Sydney. November 16, Melbourne. At pagkatapos noon, one week later, nandyan ako sa UAE, Dubai, Oman, Bahrain, and Doha. Magkita-kita tayo. Easy. Ganun talaga. Oo. Ano, ito doon na natin ang saya dahil ito na. Ito na talaga. Ang ating mga lodi sasali sa ating palaro. Pambasaya! Alam nyo na. Ito po ang mechanics. Panoorin nyo po. The Dream Team. Palarong Pampasaya. Ragron, ang mechanics, tuloy pa rin ang pasiklaban ng Team Maui at Team Justin. Sa larong ito, nakapila lang ang players at isa-isang pupunta sa gitna para ilagay ang mga bola. Ang twist,
Tatakbo sila habang nakapatong sa rag o basahan. Kapag nailagay na ang bola sa lagayan na nasa gitna, babalik ang player sa linya nang nagra-rag-run pa rin at ipapasa ito sa next player na siya namang maglalaro. Padamihan lang ng malilipat na bola ang team sa loob ng isa't kalahating minuto. Patay kayo kay JL! Okay? Okay. Etong tanong, mapuputol na ba ang winning streak ni Justin? Ah! Si Maui, Jester, Jello, JL, Akira, MBS! Kalaban si Justin Dimple, si Mickey Monty, at si Alex. Alam na this. Sige na. Tungtong na. Kuha na bola. In 1 minute and 30 seconds. Paramihan tayo. In 3, 2, 1. Let's shake it. Shake it. Go! Ang cute! Walang madada pa! Walang madada pa! Ayun! And go! Pantay na pantay! Pantay na pantay! Paboritong kasali sa umaga. Good morning, kapatid!